Magandang araw sa inyo mga college shop. Nandito na naman tayo para sa isang DIY session. So dahil ECQ ngayon, wala tayong magawa. So mag-DIY na lang tayo sa bahay. So ang topic ko ngayon is about yung usong-usong topic ngayon sa lalo na sa social media, yung pag-change oil. So June na rin naman yung aking sasakyan. Nasa 5,000 mahigit na kilometers na siya. According to my record, so mag-change oil na ako. So, yung engine ko pala, hindi ako. So, ayan. So, ang change oil natin, dito lang tayo sa bahay natin. Hindi tayo aalis para walang masabi sa atin yung misis natin na kung saan tayo nagpunta. Napunta para sa change oil. No? So, para walang problem, dito ako mag-change oil sa bahay. Later on baka mag-change oil na rin tayo. Hindi, joke lang. Ayun. So, trivia lang guys, meron tayong mga paraan, no, techniques kung paano tayo nag-change oil. So, yung basic na technique natin is yung pinapatigis natin yung oil dun sa oil pan, no? Bubuksan natin yung oil pan, papatigisin natin yung oil. Then sasalin na natin ng bagong oil. So yung isa naman technique natin is yung nilalagyan ng compressor dito, so para bumaba lahat agad yung mga oils, no? So ang isa naman dun sa natutunan ko sa tito ko is overnight hindi mo siya gagamitin, so kinabukasan ka mag-change oil. So in that way daw nakababa na yung langis dun sa oil pan. Okay, so ang gagawin kong technique ngayon, since na ECQ tayo, dalawang araw na nakapark tong sasakyan ko, is siguro nakababa na yung oil sa oil pan. But then, pag nabuksan ko na yung oil pan niya, ang gagawin ko is papatigisin ko pa rin siya overnight. Okay, so ito yung mga gamit ko. So nakahanda na yung mga gamit ko para sa pag-change oil. So ito yung ating oil filter C512. So yung iba guys, may ibang code na ginagamit regarding yung sa Bic na oil filter sa kanilang mga sasakyan. So yung iba, yung ginamit ko dati mas matangkad, iba yung code niya, 508 yata yun. So hindi ko na matandaan kung 508, ay ang 508 pala dun sa oil filter, sa fuel filter pala yon. So mas mataangkad siya na oil filter. So this one is 512. So kasukat naman yan guys. So marami tayong mga kasukat na oil filter para sa sasakyan natin. And then 4 liters lang muna ang ginamit ko. So basically ang kailangan lang naman natin na oil is hindi lumampas sa maximum level at hindi rin masyadong mababa sa minimum level ng langis. So yun lang naman ang kailangan natin. So tatandaan nyo yun. So yung iba kasi nagsasalin agad. So ang tendency pag sukat nila ng oil is masyadong madami. So nagbabawas pa sila ng oil. So for me, ang nire-recommend ko, magsalin muna kayo ng 4 liters. Then pagka nasukat nyo na siya, naisalin nyo na, nasukat nyo na at medyo kulang sa tingin nyo, tsaka kayo magdagdag. So in that way, mas makakatipid kayo at mas makakaminus kayo ng effort. So ako naman, nagdadagdag din ako nitong metal treatment. I choose Pertua. So ito 3 years ko nang ginagamit, wala naman ako nagiging problema. So last na nag-change oil ako, hindi ako gumamit itong oil treatment. Pero this time gagamit ulit ako. Medyo na tight yung budget ko last year. Tapos ito naman, yan, yung mga wrench natin. So
balik tayo dito. So make sure lang guys na pag tayo ay nag-change oil is hindi naka-incline yung sasakyan natin. So dapat mas maganda level lang para yung pagbaba ng oil, ng engine oil, pantay lang. So dahil yung garahe ko is medyo inclined, naglagay ako ng jack sa kanya. Yun, para pumantay yung level. Okay, so again, pag mag-change oil kayo, so kung hindi nyo naman kaya, pwede kayong pumunta sa mga service centers. Kung malakas naman ang loob nyo, pwede nyo i-DIY. Pero ang masasuggest ko lang, huwag nyo i-DIY ng hindi nyo kasama ang asawa nyo o girlfriend nyo para hindi sila mag-isip na kung ano-ano, no, kung saan kayo magpapa-change oil. Tsaka, hindi tayo nagpapa-change oil dun sa ano, sa mga 3 hours. Ganon, walang ganon, ha? Walang ganong shop. No? So, another tip pala, so, always safety first. No? So, lagyan nyo ng kalso yung mga gulong at isipin nyo kung ano yung mga dapat na gawin natin para hindi tayo masugatan o ma-aksidente man. So, yun yung kauna-unahan nating dapat na isaalang-alang. Okay, so after natin ma-level yung ating sasakyan, so lalagyan natin siya. So for me, lalagyan natin siya ng i-jack natin siya dito sa bandang huling gulong, itataas natin ng konti. So ang reason niyan is para mapunta dun sa corner ng oil pan, yung lahat ng oil. So yun yung gusto nating maging effect para lahat ng oil is ma-drain dun sa kanyang drain plug, no? So itataas natin tong huling gulong na nasa right side, so para yung tendency niya is papunta dun sa drain plug. Mamaya papakita ko sa inyo yung oil pan natin, so para mas gets nyo yung aking pini-explain. So iangat ko lang muna to sa saglit. Ayun, so pag mag-DIY talaga kayo, expect nyo na na dadapa kayo, hihiga kayo, no? Talaga naman ganun eh, pag nag-change oil. Kahit nga sa change oil lang sa parto, humihiga, dumadapa din kayo. Ayan, so ito guys yung drain plug na sinasabi ko sa inyo na ititingnan natin yung oil pan natin. Ayan. Dapat takas lang siya para dito yung tulo ng lahat ng oil. So pag tinanggal natin to, yung nakas lang siya ng kaunti, ang tendency ng oil is dito siya maipon. Ayan, sa part na to. Para pag tumulo siya, so lahat ng oil is ma-drain. So kung may compressor kayo, yung gumagamit ng compressor, mas maganda o mas mabilis. Pero other mechanics do not advise paggamit ng compressor. Dahil baka daw may pumasok na tubig doon sa engine. So nasa sa inyo naman yon kung anong pipiliin yung style or technique. Gumagamit ng compressor, patigis, or yung overnight din patigis. So sa akin, naka-overnight na siya patigis. So yun ang gagamitin natin. Okay. So tatanggalin ko lang tong nut na yan para tumulo yung oil. So ready niyo lang yung lalagyan niyo or panahod niyo. So ayan, ang size niya is 17. So, luwagan muna natin siya. So, ingat lang din kayo guys kasi minsan yung iba naglalagay, nagtatanggal nito, nag-DIY, nasasabuyan ng langis sa mukha. First time ko mag
DIY change oil. Yan. So tumuturo na yung langis. Ah, maitim na yung langis ko talaga. So ang huli kong ginamit guys is Delo. So hintayin lang natin siyang maubos. So hayaan nyo lang tumulo ng tumulo hanggang maubos siya. Dahil nga yung overnight ko siya, hayaan ko muna siya dyan. Tabi ko lang itong mga... So luwagan na rin natin to guys para mas may hinga o merong makahinga yung engine sa pag tulo ng oil. So ayan yung loob niya. Medyo may mga oil pa na nasa ibabaw. So yung iba sinasabay nila sa tune-up, so tinatanggal yung cover. Then tinu-tune up na sabay sa change oil. So sa akin kasi kaju-tune up lang din ito. So change oil lang ta. Yun nga palang patigis na overnight. Shout out kay Sir Rexter Makabinta. So siya yung tito ko na nagsabi sa akin na pag magti-change oil, so ginamit yung sasakyan. I-park mo, then kinabukasan ka mag change oil. So kinalas ko na lang muna yung aking oil catch can. Tingnan natin kung meron siyang oil. Ayan, na-catch. So yun, meron. So ganyan karami yung nakukuha niyang oil. So imagine those oils pupunta dun sa inyong intake manifold. Ibaburn ng engine natin or else kakapitan siya ng alikabok. So pero again, nasa sa inyo naman yan kung magkakabit nga kayo ng oil catch can. So sa akin kasi, yan ang experience ko. So walang pilitan kung ayaw nyo mag oil catch can or may iba kayong pinaniniwalaan regarding oil catch can, it's up to you na guys. Sa akin lang, ito yung ginagawa ko sa sasakyan ko, nakikita nyo naman kung paano siya gumagana. So yun, sinishare ko lang din sa inyo to guys. So yun lang guys, see you bukas sa video ko na next, yung paglalagay naman natin ng oil sa ating engine. Thank you! Okay guys, so magandang umaga ulit sa inyo. So since na naka-overnight na siya, nakatigis na, yan. So hopefully natanggal na yung mga dapat na matanggal na langis sa kanya. Ang isusunod natin is ibababa na natin yung jack niya sa likod. Yan. Bababa natin so that ma-prepare na natin yung pagsali ng oil sa kanya. So pero kung nakapag compressor naman kayo guys, naka-compressor kayo, so siguro hindi nyo na kailangan na patigisin pa overnight. Okay, so after natin may baba yung rear na gulong, ang susunod naman natin is ibabalik natin yung bolt sa kanyang oil pan. Okay, so kailangan natin humiga. Punasan lang natin itong ano, oil pan. Then ibabalik natin yung bolt. Mahirap ang pwesto. So kailangan natin ng 17. So kung meron kayong socket wrench, mas maganda, mas mabilis ikabit. So secure lang natin yung nut para walang tumagas. So after nyan guys, balik tayo dun sa taas para tanggalin natin yung oil filter.
Okay, so this time guys, tatanggalin natin yung oil filter niya. So, eto yan. Ang pantanggal sa kanya, meron talaga siyang pantanggal, yung may chain. Pero dahil wala tayo nun, ang gagamitin natin is yung old belt ng ating steering pump. So, ang gagawin lang natin is, pulupot natin siyang ganyan. So, dapat medyo malakas yung grip nyo para maiikot natin siya. So, yan. Medyo niluwagan ko na siya kanina para hindi ako mahirapan mag-video. Ito yung isa sa medyo mahirap-hirap na gawin kasi kung maliit ka, hindi mo maipasok agad yung kamay mo. So, ako may tuntungan ako. Yan. So, ito guys yung ating lumang oil filter. So, punasan ko lang yung mga natirang oil. So, ito yung oil cooler natin. So, ito, check nyo rin yung mga hose nyan. Baka may mga tagas. So, kunin natin yung ating bagong oil filter. So, check natin. So, C512. So, yung dati nakakabit sa kanya is C512 din. So, pareho sila. So, bago tayo mag-ikabit, bago natin ikabit yung oil filter natin, guys, lalagyan natin siya ng langis dito sa palibot para hindi magasgas yung gasket niya or itong rubber o-ring niya. So, pag nilagay na natin siya dun sa ating oil cooler. Yan, so maglagay lang tayo ng langis sa takip. Then, buhos natin dito. Sa paghigpit guys, hindi naman siya kailangan mahigpit. So, kailangan lang medyo secure siya to prevent leak. So, mararamdaman nyo naman yun guys pag mahigpit na siya. Medyo hinga lang ako kasi naiksi talaga ako. So, i-grip nyo lang ng mabuti guys para mahigpitan nyo siya ng tama. So, secure ko lang yung higpit guys. Alisin ko yung camera. Okay, so once na nakabit na natin yung oil filter, punasan lang natin para makita natin kung mag-leak siya. Leak siya during run. So, okay na yan. Gagawin na lang natin is magsali ng engine oil dito. So dito kailangan nyo ng talent. Kung wala kayong talent sa pagbuhos, kailangan meron kayong imbudo para hindi matapon yung langis. Tsaka hindi kayo pasbado. So sa mga mahilig magkwarto dyan, ayun, I bet manginginig yung kamay ninyo. So tingnan natin kung medyo pasmado pa ako o hindi. Ayan. So makikita nyo, hindi ako pasmado. So, nilagyan ko siya ng basahan para yung kung mag-leak man siya, mapupunasan ko kagad. So, sulitin natin hanggang huling patak dahil mahal ang pera ngayon. Okay, so sa mga magtatanong pala kung ano yung klase ng langis na nilalagatin, so ang recommended is 15W40. So, nasa sa inyo na kung mag-derive kayo sa iba pang oil. Pero, according to the manual, 15W40 yung ating ginagamit. So, lagi kayong pag mag-change oil, alam naman natin lahat yan.
meron tayong towel na pamahid lagi. Diba guys? Alam nyo yan. Hindi mawawala ng tissue or towel na pamahid. So yung iba gumagamit ng fully synthetic na oil. Okay naman yun. Mas mahal nga lang compared dun sa ibang oil. Pangalawang liter. Sabi ko nga, sulitin hanggang huling patak. Third liter. So huwag nyo kakalimutan guys ha, baka salin kayo ng salin, wala pa yung tornilyo dun sa ilalim. Yari tayo dyan. Fourth liter. At syempre ang ating, ang tawag na dito, pinagbabawal na technique. Hindi naman pinagbabawal, pero depende sa inyo. There are some mechanics kasi na don't recommend this. Pero sa akin eh, go-go lang tayo dito. So guys, hindi naman kasi ako mayaman para makabili ng mamahaling oil, no. Although yung iba sinasabi, pag mamahalin yung oil mo, mas matagal yung lifespan. Mas maganda yung pag-maintain mo sa sasakyan mo, mas maganda yung lifespan ng engine mo. So basta regular change oil lang kayo, 5,000 kilometers. Kahit anong oil pa yan. So, sa panahon ngayon, kailangan maging wise tayo. So after that guys, takloban natin tong, then susukatin natin yung oil level sa dipstick. So bigyan ko lang kayo ng konting trivia about sa pagsukat ng dipstick natin. So dapat naka-level yung sasakyan natin, hindi siya nakatungo, hindi siya nakatingala. So para pantay yung engine, para pantay yung pag distribute ng oil. Okay, so pag binunot natin yung dipstick natin guys, so makikita natin dyan na meron siyang dalawang butas. Okay. So ito yung minimum level, ito yung full level. So yung iba tinatanong, ano ba dapat yung level ng engine oil? So ang dapat dyan guys, hindi siya bababa dito sa unang butas at hindi rin lalampas dun sa pangalawang butas. So, ibig sabihin, pwedeng hanggang dito yung oil level natin or hanggang dito. So, pero pag malapit na kayo dito sa unang butas na yan, huwag nyo nang hintayin na bumaba pa siya. So, kulang na sa langis yung inyong engine. So, most likely, pwede siyang dito sa 3/4. Yung iba, nire-recommend, wag yung punong-puno, wag yun naman sobrang baba. So, ganun lang tayo guys. So, tatandaan lang natin na basta sobra, yun yung masama. Sobra sa kulang, sobra sa dami. So, in between these holes, so yun yung level ng engine oil natin na dapat nating i-maintain. So, check natin yung sinali natin. Lagi nasa pangalawang butas siya. So, saktong-sakto. So, kung titingnan natin, ay sir, parang lampas. So, kasi hindi pa natin napapatakbo yung engine. Papatakbohin natin yung engine natin para yung ibang langis na nasa baba tumaas. Tapos, susukatin natin kung saan banda ba yung ating oil. So, start natin yung engine natin. Start natin yung engine natin, guys. So, makikita natin dito, guys, once na naka-on yung ating ACC,
or accessories, susian natin, may apat na indicator na iilaw dyan. Okay? So, okay lang yan from start. So, once na inon natin si engine, so, dapat mawawala yung yan. So, nawala si handbrake ako guys eh. So, dapat mawawala si oil indicator. Yan. So, nawala yung oil indicator, meaning tumaas na yung oil. No? Gumana yung oil pump natin, tumaas yung oil. And then, siyempre cold start, yung ating RPM mababa. So, yun yung in-explain ko dati, cold start. So, ang gagawin lang natin is i-adjust natin yung idle knob. Yan, para umangat siya. So, pandarin lang natin siguro mga 2 to 3 minutes. Pwede na. Then, susukatin natin yung oil. Now, check natin yung oil level. Okay, so mapapansin natin yung oil level natin is halos nasa kalahati. Or 3/4. Ah, tama, 3/4. Okay, so ganun lang guys. So, sana may niambag na naman ako sa inyo kung paano mag-change oil. At sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe lang kayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. At abangan nyo pa yung mga susunod ko mga videos. So, see you guys. Thank you and God bless.